So for this video, ipapakita ko po kung paano i-set up at gamitin si Magicard Neo 100. So ang una po natin kailangan is ito pong printer, ito pong USB cable, ito pong power adapter po niya, and then ito pong cleaning card natin. So ito po lahat accessories ni printer, nasa box naman po siya. And then next po ang kailangan natin is ito pong consumables po. So, una po, itong cards. So, ang paghawak po sa cards is lagi pong sa gilid lang. Yan. So, wag po natin nahawakan yung surface ng mga napiprintan po. Yan. Katulad na itong, for example, ito pong front and back na side po ni card. So, pag nahawakan po kasi natin yung surface na yan, so, possible po meron tayong maliliit na dumi na nakuha po, tapos natatransfer natin dito sa card. Nagkakaroon po kasi ng pangit na output yung print po kapag meron po siyang mga dumi. So iwasan lang po natin na mahawakan po siya or malagyan po ng mga dumi. Ayan. Then next po, ang sunod natin kailangan is ito pong ribbon. So ito pong ribbon natin, buksan ko lang po siya. So ito po, wala po siyang plastic kasi nagamit ko na po siya. Pero pag bumili po kayo, meron pa po siyang balot dito na tatanggalin nyo po. Then, okay lang din naman po, after nyo mag-print, itabi nyo po dito yung ribbon para hindi din po siya nadudumihan. So, itong ribbon po natin is good for 100 shots po. Ayan. So, ang nakalagay po dito is MP100. Ayan. So, makapag-print po tayo dito ng 50 cards po, front and back colored. Ayan. Sa ganitong ribbon po. Then next, balik po tayo dito sa printer. Ito po yung printer natin, meron po siyang feeder tsaka hopper po. Yan. So ito po yung nagsasalo ng card, yung sa baba. Ito po yung sa taas, yung nag-feed po. So naano po siya, na po-close po natin. So if ever na hindi po natin gagamitin, pwede po natin siya i-close. Yan. Yung pag-open po niya, itutulak lang natin. Palabas po. Yan. So, meron din po tayo dito yung pang-ipit po ng card. So, pag maglalagay po kayo ng card, ganito lang po. Yan. So, ang capacity po pala nito is 50 cards po sa input, 50 cards din po sa output dito po sa baba. So, iangat lang po natin to yung pang-ipit. Yan. Then, lalagay lang po natin yung cards. So, nire-recommend namin, pwede po kayo mag-load dito kahit mga 10 lang po muna. So, para makontrol lang po natin yung card or makita po kung ano po yung output dito. So, next po na ilalagay natin dito kay printer is ito pong ribbon. Yan. So, tanggalin lang po natin sa box. Yan. Ito po. Yan. So, lagi nyo pong tatandaan, sa harap po yung white, sa likod po yung blue. Yan. So, open ko lang po. Para ma-open po natin si printer, i-push lang natin tong black para punta po sa atin. Then, may mag-click po dyan na yung lock po niya. So, si printer po kasi may lock pag sinara po natin. So, yan. Lalagay ko lang po itong blue sa likod. Then, itong white sa harap. Hindi naman po mag-fit si ribbon pag baliktad po yung lagay niyo po. Makikita niyo po dito. Yan, ganyan lang po siya. Then, next po, papakita ko yung interface po niya dito sa likod. Yan. So, ang ginagamit po natin dito is ito pong power socket natin. Ito pong kulay black. And then, ito pong isa para sa USB cable po. Ayan. So, saksak lang po natin muna yung power po niya. So, make sure lang din po na ang ginagamit yung power adapter po sa kanya is ito pong pang Magicard talaga mismo. So, hindi po namin nire-recommend kung magpapalit po kayo ng power adapter kasi hindi naman po siya tested po. So, pag dito po kasi sa printer, sigurado po tayo na sakto yung ilalabas niyang power po. Yan. So, saksak lang po natin dito sa likod. Yan. So, saksak lang din po natin yung USB cable. Ito po yung para dito sa likod. Yan. So, yun po. Wag po muna natin isasaksak itong USB cable sa printer po. So, pag mag-install po kasi tayo ng driver,
Tsaka nyo lang po i-re-require yung pagsaksak po nitong USB cable para hindi nyo na po kailangan mag-restart. Yan. So, pakita ko lang po muna yung harap niya. Yan. Iaabang ko lang po muna tong USB cable natin. Okay. So, i-share screen ko po kung paano po tayo mag-download and install po ng driver niya. Yan. Para po makapag-download po tayo ng driver niya, punta lang po tayo dito kay support.magicard.com po. Yan. So, dito po, scroll down lang po natin. Select lang po natin tong si Pronto 100 po. Yan. Same lang naman po sila ni Neo. And then, click lang natin tong drivers and downloads po. Yan. So, lalabas po dito, ito pong Magicard printer driver. Yan. Click lang po natin itong download icon. Then, scroll lang po natin, pababa po. Yan. So, dito po, ang ida-download natin is ito pong may .exe po. So, click lang po natin yung download. Yan. Tayin lang po natin matapos. Then, click lang po natin to para ma-install po natin yung driver niya. Yan. So, ito po, English. Select lang natin yung language niya. Okay. Yan. So, dapat naka-disconnect po talaga muna yung printer. So, katulad po nung sinabi ko kanina. Then, click lang natin yung next. Then, click lang po natin itong install. Yan. So, dito po, since USB po yung gagamitin natin, so, click lang po natin yan, then, next po. Then, ayun, install na po natin siya. Yan. So, pag may lumabas na pong ganito, tsaka lang po natin isasaksak itong USB cable po. Yan. So, pag sinaksak po natin yan, then, click lang po natin yung OK. Ayan. So, yun na po. Pag-click natin ng OK, then finish po. Ayan. So, para ma-check po natin kung talagang na-install po si printer, punta lang po tayo dito sa control panel po. And then, view devices and printers po. Ayan. So, makikita nyo po pag installed na si printer, mag-highlight po na ganito po. So, ito po kasi, ito po yung mga printer ko po na iba. So, hindi po siya naka-highlight. So, ibig sabihin, hindi po siya active. So, ang active po natin na printer sa ngayon po is ito pong si Magicard 100 Neo. So, to check po ulit, pwede natin i-right click, then select po natin itong printing preferences para lumabas po yung driver settings niya. Ayan. So, dito po, makikita nyo po dito yung printer status. So, click lang natin to. Then, makikita nyo po dito na printer connected na po. Yan. So, pwede na po natin gamitin si printer. And then, ayun po, pwede po kasi tayo mag-direct printing gamit si Pronto 100 po. So, ibig sabihin po ng direct printing, wala po tayong gagamitin na software. So, ang gagamitin lang po natin, image file po para makapag-print dito sa printer natin. So, sample lang po. And select lang po ako ng image file na ipiprint. So, pag meron na po kayong ganito, yung mga ready to print file, yan, pwede na po tayo makapag-print kay Pronto. Yan. So, meron din naman po kaming video galing dito kay Card Exchange kung gusto niyo po mag-print gamit po itong software na to. So, sa ngayon po, papakita ko lang po kung paano po mag-print ng direct. Yan. So, click lang natin yung gusto nating i-print na picture po. So, right click, then print po. Then, sa-select ko lang po dito si Magicard 100 Neo. Then, yun po. So, pwede ko i-access yung settings po niya. Yan. So, printer properties. Then, dito po, yung card orientation, gagawin ko lang po siyang pa-landscape. So, yun po. After natin ma-select po si landscape, punta naman po tayo dito kay print setup. Yan. So, para magawa po natin siyang colored, so, select lang po natin itong si YMCK. Yan. So, meron din po tayo ditong holo code feature po. Yan. So, pwede po kayong mag-select dito ng holo code kung ano po yung gusto nyong design. So, meron po tayong tatlong design po for holo code. So, lagay ko lang po itong sample po. Slot 1. So,
Sa image po, meron po tayo ditong color correction. So, ang recommended po namin dito is normal po. Yan. Pero kung ito po, meron po tayong feature na pwede pong i-enhance yung dark image, pwede rin po i-enhance yung light image po. So, pero ang pinaka nire-recommend po namin dito sa settings is normal na lang po. Yan. Kung may gusto lang po kayong habulin na kulay, pwede nyo po iset na ganito po, dito sa dalawa. Yan. So, then apply, and okay ko lang po. Then yun po, pwede na po tayo makapag-print. So, click ko lang po yung print para mag-send po siya sa printer. Yan. So, printing na po siya. So, lalabas po yung printed cards dito po sa baba. Ayan. So, makikita po natin dito. Ayan po. Ayan. So, kung gusto po natin i-print yung likod po, ipiflip lang po natin yung card. So, make sure po yung ipiprint natin na surface, ito pong black. So, ito po yung nasa taas. Pag magpiprint po tayo ulit. Ayan. So, for example, ipiprintan po natin yung backside po na ito. Nung ID na to. So, taas ko lang po yung pangipit ng card niya. Then, yun po. Yan. So, balik po tayo dito sa screen ko po. So, for example, gusto po natin mag-print sa backside niya. Click lang po natin ulit. So, for example, ito po. Yan. Right-click, then print lang po ulit. So, maganda po dito kay printer. Pag na-select nyo na po or na-set nyo na yung settings niya kanina, hindi nyo na po siya kailangan i-set pa ulit kasi na-save na po yung settings natin kanina. Yan. So, makikita nyo po dito, ayan, YMCK na po siya and then may holocode po. Then, ganun din po sa color correction, naka-normal po. Pero kung iniban po natin to, for example, kanina, ginawa natin siyang enhanced dark image. So, pagbalik nyo, ganito pa rin po siya. Yan. So, click lang po natin ulit yung OK. Then, print po. Yan. Para ma-printan po yung backside. Ayan. So, yung print po niya. Ayan. Ganito po. Ayan. So, pag direct printing, pwede na po kayo mag-print ng image file lang po. Gamit yung Windows driver lang po. Ayan, na hindi po tayo gumagamit ng kahit anong software or si card exchange po. Ayan. Ayan. So, next po na ituturo ko yung sa cleaning card po. So, ito po yung cleaning card po natin. Ayan. Then, open lang po natin yung cover para ma-remove po natin yung ribbon. Ayan. So, make sure lang din po na naka-remove din po yung cards. So, i-close lang po natin tong top feed po niya. Ayan, yung pang feed po niya dito. And then, close lang po natin yung cover. Ayan. So, balik po tayo dito sa screen ko po. Hello. So, dito po, punta lang po ulit tayo sa control panel. Then, view devices and printers po. Ayan. Then, dito po, right click, then printing preferences po ulit para ma-access natin yung driver settings niya. And then dito po, click lang po natin yung clean the printer. Yan. So may guide din naman po dito. Yan. Remove the die film, remove any cards, fold the top feed tray upwards. Yan. So i-unpack ko lang po to. Yan, ito po. Yan. So ganito po yung itsura niya. Meron po siyang liquid na content po, na parang alcohol. Yan. So, pag mag-clean po, kiklik ko lang po itong clean button po. Ayan. So, magbiblink po si printer. I-insert lang po natin dito sa harap po. Ayan. So, wait lang po natin. Ayan. So, automatic din pong niluluwa ni printer yung cleaning card po natin. Yan. So may makikita po kayo dito na dumi po. Yan.
So pwede po natin ulitin. Pwede po natin i-click ulit yung clean. So para ma-make sure lang po natin na malinis talaga yung mga roller po natin. Yan, click ko lang po yung clean. Then lalagay ko lang po ulit siya dito sa harap. Yan, may butas po dito banda sa feed card po niya. Yan. So wait lang po natin ulit na matapos po siya. Iluluwa din po niya yan automatic. Ayan. So, ito po. Ayan. So, mapapansin nyo dito sa pangalawang feed natin, medyo konti na lang po yung dumi niya. Ayan. So, yan po, nire-require namin kung may dumi na po yung printout nyo or di na po maganda yung print, may mga spot na po siya na dumi. So, nire-require na po namin talaga i-clean nyo na po. Ayan. So yun lamang po yung kung paano i-maintenance si printer, kung paano po natin i-install yung driver niya. So yun din po kung paano po tayo magda-direct printing using printer driver po. So meron din po kami mga guides kung paano po gamitin si Pronto para po dun sa card exchange naman po. Yan. So maraming salamat po sa panonood.